ating tunghayan ng isang espesyal na panayam na ating kasamang si Emil Carrion. Emil. Maraming salamat sa iyo, Vivian. At nitong mga nakaraang araw ay lumulutang ang matinding pagtitiwala ng ating mga mamamayan sa ating administrasyon, lalo na ang mga key players, ika nga, sa business sector. Meron po tayong special na panayam ngayong umaga kay Business Professor Monsi Serrano. At narito ang ating one-on-one interview. Sa akin, no, yung analysis ko dyan, talagang gusto na o naitigil na yung pagkakaroon ng pork barrel dahil alam naman natin that the pork barrel is not used properly. Naabuso, no, napapakinabangan na ng ilang tao. So, sa pamamagitan ng rally na yun, pinahayag ng mga tao na tama na, sobra na, masakit na. Ano po ang inyong nakikitang impact nito sa larangan ng negosyo, negosyante, ang politiko? Sa larangan ng negosyo, una-una, hindi ito maganda eh. Kasi ibig sabihin niyan, lahat ng mga pinapasok ng mga pera dito sa bayan, sa ating bansa, eh hindi napapakinabangan ng maayos. Kasi isipin mo ganong kalaki yung budget ng bawat mamabatas na nakaupo. Ilan sila, no? At ilang taon silang uupo. So ang tingin ng mga negosyante, bakit ako magbubuhos ng pera sa inyo? Kung ang wala naman nararamdaman sa mga tao, no, sa mga baba, sa mga masa, walang improvement sa edukasyon, sa mga infrastructures, sa basic services na kailangan natin. No? Yan yung nakikita kong implikasyon sa ating mga negosyo. No? Pagdating naman sa politiko, malaking ano to eh, hamon sa kanila yung pagtanggal ni Pinoy na wala ng ano pork barrel. Kung totoo nga na gano'n namang gaganap, no? Sa tingin ko, wala nang magtsatsagang magkandidato dahil wala nang pera eh. Di ba? May nakakatawa nga, no? Merang isang babaeng kongresista na nagsabi na, okay, huwag kayong hihingi sa akin ng pera pag inalis ang PDAP. No? Medyo baluktot yung ganong uri ng pananaw, no? It's a flawed reasoning, sad to say, and we don't need that kind of lawmaker na who will take part na dun sa ating good governance. Hamon to para sa mga sabi ng nais maglingkod. Kung talaga silang maglilingkod, hindi sila maglilingkod dahil sa pera. Nakita natin ganong bakit nagpapatayan ng mga tao, no, bakit maraming tumatakbo. Sabi nga hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa pera. At sana naman ma-realize nila yan na hindi dapat sila nandiyan para mag-accept ng mga nagbabayad nating mga tao, no? Tayo mga taxpayers. Ito ay huwag sayang at magkos gamitin ito sa maayos na pamamaraan. Ano ang inyong nakikita sa larangan ng negosyo in view of itong katatapos na kaganapan sa pork barrel rally? At ang ating direksyong pangkalahatan bilang isang rising economy ayon sa mga ekonomista? Of course, no, pag sinabi mong bear, it's a peak season yan sa lahat ng negosyo, no. Doon natin makikita talaga na maraming negosyo mag-grow talaga, no, magpa-prosper. At masasabi rin natin na hindi naman nangangahulugan kasi ano yan eh, seasonal yan. It's the peak season of the business. So sa tingin ko, yung sa nangyari na skandalo sa pork barrel scam, hindi yan lubos na makaapekto kung yun yung pagbabatayan natin, yung yung nanatili niya na ilang buwan dahil yan yung peak season. Mararamdaman natin yan, no, after ng Disyembre. Pero alam natin na yung implication ng pork barrel, mararamdaman yan sa kalakalan, bumagsak ang kalakalan, bumagsak ang dolyaris natin. Ibig sabihin, wala nang nagtitiwalang o medyo nagdududa ng bahagya, no, yung mga mamumuhunan sa atin. Dahil nga, yun nga, hindi nila nakikita na seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng tuwid na daan. Yun yung perception nila. Ako, batid ko naman na ang ating Pangulo ay sincero, no? He's very sincere in following the straight path. And I hope na yung mga nakapaligid sa kanya, eh talagang
gagawin ko ano yung nararapat. At yan po ang ating one-on-one interview kay Business Professor Monsi Serrano. Para naman sa ating editorial, ang ating bansa ay nasa direksyon ng pagunlad. Nabiyayaan tayo ng mga likas-yaman o ika ngay natural resources na di matatapatan ng ibang maunlad ng bansa. Nasa atin ang mga profesional, magagaling na leader at magagaling na mamamayan. Ang ating mga OFW nga in demand sa iba't ibang larangan ng expertise sa mga first world countries. Marami ang mga komento na matikas na leader, matibay na pamamahala at political will ang tanging sangkap na kulang. Ito ang nasimulan na at unti-unti nang pinagtitibay or ika nga na-institutionalize ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Ayon sa mga business experts, katulad na lamang ni Professor Monsi Serrano kanina, matingkad ang tiwala ng business group o trust factor na nararamdaman sa administrasyon. Narito na rin tayo sa paglilinis ng mga tiwali sa loob at labas ng gobyerno. Kaya naman ang transparency at credibility ay nakikita rin ng mga key players ng iba't ibang sektor, lalo na sa business sector. Nasa gitna po tayo ng mulat na komunidad. Tulad na lamang ng mga netizens na aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga pananaw o points of view, komento at suhestyon. Naway ito rin ang maging susi para lalong kumilos ang bawat isa para sa ikauunlad ng mas marami. Ikaw yun, estudyante. Ikaw yun, government employee. Ikaw yun, responsabling politiko. At kahit ikaw, kasambahay o ordinaryong misis o housewife, ika nga, ang inatasan para maging maka-Pilipino, makakaunlaran para sa lahat. Makiisa po tayo sa direksyon na tinatahak ng tuwid na daan. Yan ang ating editorial dito sa pang-umagang balitaan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Emil Carrion. Back to you, Vivian. Maraming salamat, Emil.